Hallelujah. Praise God. Salamat po ng marami sa umagang ito as we study the Word of God. Ikaw po ang patuloy na gumabay sa amin. Sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ay sisimulan natin ang ikalawang kabanata ng sulat ni Santiago. Ito ay ang sulat ito ni Santiago ay tumutukoy sa mga dapat nating gawin bilang mga mananampalataya. Na sa pagkakataong ito ay patuloy na sundin natin ang kalugod-lugod sa Kanya. Hindi natin ginagawa ito para tayo maligtas, kundi dapat makita sa buhay ng isang mananampalataya kay Kristo ang katotohanan ng pagiging Kristiyano. May marami sabi katulad nga ng pinag-usapan natin kahapon, ano ang silbi ng pagiging mananampalataya natin kung hindi naman ito nakikita sa ating buhay at kung hindi naman nasusunod ang kalooban niya. Sapagkat sabi nga natin, kung tayo ay tunay na may pananampalataya, ay nasusunod natin ang kalooban ng Diyos, hindi sa kapangyarihan at karaalaman natin, kundi sa kapangyarihan at kabutihan ng ating Diyos na buhay. Sabi nga sa osa to, sabi ng James 2:1, do not show favoritism as you hold on to the faith in our glorious Lord Jesus Christ. Do not show favoritism. Sa Tagalog version, nasabi dito, mga kapatid, bilang mga sumasampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, ang dakilang Panginoon, huwag kayong magtatangi ng tao. Hello. Bilang mga sumasampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, ang dakilang Panginoon, huwag kayong magtatangi ng tao. So, pansinin niyo mga kapatid, yung relationship na gustong i-establish ni Santiago, na gusto niya ipadama sa mga kapatiran natin, sa bawat isa sa atin, yung relasyon na binuo ng Panginoon. Kaya brothers and sisters, kung nakita mo na gumagawa ng mali ang iyong kapatiran, huwag mo siya i-correct na dahil siya ay makasalanan o pasaway, i-correct mo siya bilang isang kapatid. Kung nakatatanda, i-correct mo siya bilang magulang, no, may paggalang at respeto. Kaya sabi dito, kung bilang mga sumasampalataya, bilang mga mananampalataya, bilang tumatawag sa Panginoong Jesucristo na dakilang Panginoon, na sabi dito, huwag kayong magtatangi ng tao. Lagay niyo po sa comment section, huwag kang magtatangi ng tao. Okay? So, sa English, do not show favoritism. Okay? So, huwag kang magtatangi ng tao. Yan ang binibigyan ng diin ni Santiago. Sa unang bahagi ng chapter 2, makikita natin kung paano dapat natin pakikitunguhan ang ibang mananampalataya. Okay? Sabi dito, huwag kayong magtatangi ng tao. Sa ibang salita, sa English, do not show favoritism, o sabi nga, do not show partiality. Okay? So, binigyan tayo ng idea ni Santiago. Ano ibig sabihin ng huwag kayong magtangi ng tao? Chapter 2, verse 2, halimbawa, pumasok sa inyong kapulungan ang isang lalaking nakasingsing ng ginto at nakadamit ng magara, at isa naman duka na panay sulsi ang damit. So nakikita natin mga kapatid, dalawang karakter ang binibigyan ng pansin dito sa verse 2, yung isang lalaki na may marangyang suot at yung isa na ang kanyang suot, kasuotan ay duka. So dito makita natin ang image, larawan ng mayaman at ng mahirap. Okay?
Mga kapatid, binigyan na ito ng pansin, ng diin ni Santiago sa chapter 1 na ang kayamanan ay hindi basihan ng kaligtasan. So, ano ibig sabihin nito? Na pagdating sa langit, walang mahirap at walang mayaman. Mga kapatid, ang binibigyan ng diin dito ni Santiago na ang favoritism is a sin. Kasalanan ito. Okay? So, yung partiality. Kaya pag may dumating na isang mayaman sa church, may dumating na mahirap sa church, paano natin sila ititreat? Paano natin sila pakikitunguhan? Ang sabi ng Panginoon, sabi ng banal na kasulatan sa Leviticus 19:15. Leviticus 19:15. Huwag kayong hahatol ng walang katarungan upang pagbigyan ang mahirap o suyuin ang mayayaman. Maliwanag yan, Leviticus 19:15, huwag kayong hahatol ng walang katarungan upang pagbigyan ang mahirap o suyuin ang mayayaman. So, huwag kayong magpakita ng favoritism, ng partiality sa mayaman o sa mahirap. Ang sabi dito, binigyan pa tayo, niliwanag pa ito sa verse 3, kung asikasuhin ninyong mabuti, yaong magara ang damit at sabihin sa kanya, dito kayo maupo at sabihin naman sa duka, tumayo ka na lang dyan o kaya'y sasay ka na lang maupo. Ang sabi ni Santiago, nagtatangi na kayo at humahatol ng mali. Okay? So, napakaliwanag nito mga kapatid. If you give special attention, no, ay mayaman yan, asikasuhin yan, malaki magbigay yan. No? Alam niyo po sa mga pag-aaral, the quality of offering is not based on the economic status. Kahit malaki ang naibibigay ng mayaman kumpara sa mga mahihirap, the Lord accepted offering not because of the amount. No? The Lord will accept the sacrifices and offering based on their faith. So yung pananalig nila, yung pagbibigay nila. Kaya sabi nga doon sa isang babaeng byuda, kumpara sa binigay ng mayaman na handog, mas tinatanggap ng Diyos yung binigay ng mahirap na byuda. Sapagkat yung byudang yon ay nagbigay. Binigay niya halos yung kanyang buhay. Inoffer niya yung kanyang buhay, yung kanyang kabuhayan sa pamagitan ng pagbibigay. Samantalang itong mayaman, karaniwan na ang binibigay nila ay yung sobra sa kanilang kayamanan. So, the quality. Bakit quality? Sapagkat yung byuda, halos inoffer niya na yung kanyang buhay. Samantalang ito, out of abundance of supply, ang binigay ng mayaman ay yung sobra sa kanya. Okay? So, sabi nga natin, partiality or favoritism in the church is a sin. Number one, kaya sabi sa verse 4, nagtatangi na kayo at humahatol ng mali. So, favoritism is being judgmental. Hello? So, yung favoritism is being judgmental. Kahit minsan sa church, okay, kailangan may electric pan yan, malinis yung upuan para sa kanila at pagdating sa mga mahihirap, bahala na sila, sanay naman yan. Hindi naman niya mahirapan. Okay? So, that is already a sin in the church. So, nangyayari ba ito sa simbahan, sa iglesia? Yes. Nangyayari ito. Minsan, yung favor ng gawain ay ibinibigay sa mas
nakararangya kung salib na ipagkatiwala sa tinatawag nating mahihirap. So sometimes the church make decision, give places or position to people dahil sa kanilang economic status, and the church is committing sin of favoritism. Another thing, yung favoritism na yan, yung pagtatangi ng tao sa loob na iglesia, is an act of injustice. Ulitin ko, it is an act of injustice. No? So parang lumalabas sa oras na yun, pinapaboran mo yung mas may kaya kumpara sa mahirap. Pinapahalagahan mo ang presensya. No? Kaya sabi nga natin, if you are a people of faith, do not show favoritism. Okay? So, let us look at our brothers and sisters, not because of their economic status, but look at them with the eyes of faith. No? So, yung may pananampalataya. Matthew 22:16, matuto tayo sa limbawa ng Panginoon. As other people testify, kaya pinapunta nila sa kanya ang ilan sa kanilang mga alagad, kasama ang ilang tauhan ni Herodes. Sinabi nila, Guro, ang tinutukoy dito yung Panginoon Jesus, nalalaman namin kayo'y tapat at tinuturo nyo ng buong katotohanan ang ibig ng Diyos na gawin ng mga tao. Wala kayong pinangingimian sapagkat pareho ang pagtingin ninyo sa tao. Ulitin ko, wala kayong pinangingimian sapagkat pareho ang pagtingin ninyo sa tao. So brothers and sisters, if Jesus did it, so we must submit and follow it. Okay? So favoritism is a sin. Kasalanan po ito, katulad na sinabi ng Leviticus 19:15. Huwag kayong hahatol ng walang katarungan upang pagbigyan ang mahirap o suyuin ang mayayaman. Nalungkot ako nang ako ay nasa Bible school when my teacher said this. Nasabi nga, ang dapat hinahanap nyo ay mga mayayamang miyembro para isustain ang pangangailangan ng inyong iglesia. At ganun din, yun ang sinasabi niya, kaya yung kanilang simbahan ay nasa isang lugar na prominente sa mga mayaman, because they target the rich people to become their members in the church. No, may nagsabi rin sa akin, mag-share tayo sa mayaman para yung church ay hindi kinakapos sa pangangailangan. That is already partiality. Hello? So, ang effort ng tao, kaya may mga simbahan, no, na nasa mga mall, hindi natin nahatulan sila sa kanilang location, but we know na kung sino ang mga nasa mga sa mga lugar na ito, kung sino yung mga kaluluwang narito, yun ang target audience o souls ng mga iglesyang ito. Okay? Kaya nga nakakalungkot kapag ang isang lugar ay lugar na mahirap. So, walang nagpupunta doon na mga mega churches. Okay? Kahit sa Masbate, mga kapatid, kaya lang nabibigla tayo na nagsimula sa isang simbahan sa Barangay Bonbon, at pagkatapos naging dalawa. And then ngayon naging tatlo. Sabi ko nga sa mga kapatiran, hindi ko po maintindihan bakit nagsisiksikan sila sa Barangay Bonbon o gusto nila magtayo ng mga simbahan dito. Sabi ko, siguro dahil mayaman kayo. No, tingin nila maraming kayong kayamanan. Okay? Praise God. Pero sabi nga natin, it could be true. Na kuminsan, pasensya na, maging ang simbahan ay nagsisilbing source of income ng ibang gawain. Salip na ang kalagayang espiritual ang bigyan ng pagtuunan, nakapokus sila sa pag-collect ng mga offerings, tithes and offerings. Okay? So, nakakalungkot
nangyayari talaga ito. Kaya nga even yung para churches na maraming simbahan na nakakapagtataka, inutusan ng Diyos na humayo at magpahayag ng mabuting balita sa alip na maraming kaluluwa ang kanilang naaabot, ang nangyayari, lumalaki ang income ng mga iglesyang ito. Sasabihin nila, kapatid, kasi pinagpapala kami ng Diyos, no? Sabi nga, ibig ba sabihin nito? So, tingnan nyo, kung ano ang tingin ng Diyos sa may yaman at ano ang tingin ng Panginoon sa mahihirap. Okay? So, kung taliwas naman ang ginagawa ng iglesia, kung ang Panginoon nga ay naparito sa mundo at nanatili siyang simple, no? Nakita niyo ba kung siya ay bumili ng palasyo o ng mamahaling damit o maging ang bumili ba siya ng sasakyan? No. Sapagkat simula't simula, naglingkod na siya na may katapatan. Hindi siya motivated ng kayamanan o social status, kundi he treated everyone fairly and equally. Kaya sabi ng Proverbs 21:13, ang hindi pumapansin sa hibik ng mahirap, daraing din balang araw, ngunit walang lilingap. So a church who is close to the need, no, yung sarado, yung hindi pinapansin ang pangangailangan ng mahirap, ay sabi nga dito, hindi rin papansinin, hindi rin tutulungan in the future. Luke 4:18, nasa puso ng Diyos ang mga mahihirap. The Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to proclaim good news, kanino? To the poor. He has sent me to proclaim liberty to the captives and recovering of sight to the blind, to set at liberty those who are oppressed. Proclaim good news to the poor. Tuloy natin na sabi ni Santiago, tingnan nyo mga kapatid, kong minamahal, hinirang ng Diyos ang mga dukha sa sanlibutan upang maging mayaman sa pananampalataya at maging kasama sa kahariang ipinangako niya sa mga umiibig sa kanya. At nakit na basa natin ang kwento ni Lazaro, yung pulubi at yung mayaman. Sa nakita natin how nang sila ay mawala sa mundong ito, ay nakita natin kung paano tinanggap ng kalangitan si Lazaro at kung paanong naghirap sa dagat-dagatang apoy ang mayaman. So, hindi ibig sabihin, dahil mayaman ka, mapupunta ka sa impyerno. Hindi dahil sa ikaw ay mahirap, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos. Ulitin ko, the grace of God is same to the rich people and to the poor people. Ang pagkakaiba lang mga kapatid ay ito. Ang mga dukha, wala silang ibang pwedeng ipagmalaki maliban sa kanilang pananalig sa Diyos. Samantalang ang mayaman, meron silang kayamanan na pinanghahawakan. Mga kapatid, di ibig sabihin galit si Santiago sa mga mayaman. Hindi ibig sabihin binibigyan ng pagpapalaga ni Santiago ang mahirap lang. No, but. So sabi nga dito, do not show partiality, no? O favoritism. Pag hindi mo naman ginawa, okay, pag hindi mo naman pinasin ang mayaman, so same, partiality pa rin yun. No? Kaya lang, common ang partiality na nagbibigay ng special attention, special service sa mahirap at mayaman, sa mayaman especially. Ngunit, hinahamak naman ninyo ang dukha. Hindi ba't ang mayaman na sumisiit sa inyo, hindi ba sila
ang kumakalagkad sa inyo sa hukuman. Ulitin ko, ngunit tinahamak naman ninyo ang duka, hindi ba't ang mayaman ang sumisiil sa inyo? Hindi ba sila ang kumakalagkad sa inyo sa hukuman? So, hallelujah. So karaniwan, alam naman natin na yung mayaman, no, ay ang kayamanan nila, hindi lahat ay nakuha nila sa makatarungan na pamamaraan. And kasama na dyan yung exploitation, yung paggamit nila sa mahirap para sa kanilang personal gain. Okay? So ibig sabihin, duka na nga yung tao at nakararanas na ng injustice sa mundong ito, pagdating pa rin sa gawain ng Panginoon, hindi pa rin nila natatanggap ang nararapat na respeto, paggalang sa mga katulad nilang mahirap. Verse 7, hindi ba't sila rin ang dumudusta sa marangal na pangalang ibinigay sa inyo ng Diyos? As if kumikilo sila na hindi nila iniisip na ang Diyos ay nakakita sa kanilang ginagawa, lihim man o hayag. Ezekiel 22:29, ang mayayaman ay nandadaya at nagnanakaw. Inaapi nila ang mahirap at walang tigil ang panghuhot-hot sa mga taga-ibang bayan. So, kung ninanakaw ng mayaman, ninanakawan ng mayaman ang mahirap, ano ibig sabihin nito? Ang mahirap ba ay mayaman din? Kapatid, sabi nga natin, naalala ko yung nabasa ko na mga hugot sa FB na kung saan, no, na ang mga Pilipino dahil sa kanilang pangarap na makapagtrabaho instead na magnegosyo ay wala daw pag-asa na umunlad. I repeat, no? Hindi kaya yaman kung ikaw ay empleyado. Pero sana maintindihan natin, mga kapatid, hindi rin lalago ang isang kumpanya, no? Kung walang mga manggagawa na magtatrabaho para sa kanila. Ano silbi ng pagiging negosyante mo kung wala ka naman manggagawa na katuwang sa pag-unlad ng iyong negosyo? Okay? Ang problema nga lang, mga kapatid, hindi na ibibigay sa mga mahihirap ang nararapat na compensation, minsan salary, para sa kanila. Sabi nga natin, sa hirap ng trabaho, kakarampot ang ibinibigay sa kanila. Okay? So, sabi ng banal na kasulatan, hindi natutuwa ang Diyos sa ganitong mga gawain. Verse 8, mabuti ang inyong ginagawa kung tinutupad ninyo ang kautusang binigay ng Diyos na nasasaad sa kasulatan. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Ibigin mo ang iyong kapwa hindi dahil siya ay mayaman o hindi dahil siya ay mahirap. Treated them as your brothers regardless of social or economic status. Still, verse 9 says, ngunit kung di pare-pareho ang tingin ninyo sa tao, kayo nagkakasala at ayon sa kautusan, dapat kayong parusahan. So mga kapatid, pinag-uusapan dito na ang pagiging mananampalataya natin ay hindi pwedeng merong tinatawag natin exemption o may mga bagay na hindi mo susundin. Okay? Dahil hindi ka papor sa mga bagay na yon. Kaya sabi nga natin, kahit pa spiritually strong ang isang simbahan and yet meron siyang favoritism economically, sabi nga natin, that church can be considered still na hindi kalugod-lugod sa harapan ng Diyos. If you have committed, no, to follow, to obey the law, dapat sundin ito
ng buong-buo, hindi isang bagay lang o dalawang bagay lang. Kailangan sundin ito ng buong katapatan, lahat. Kaya sabi dito, mga kapatid, kung di pare-pareho ang tingin nyo sa tao, kayo nagkakasala, tayo sa kautosan dapat kayong parusahan. At sabi ng verse 8, mabuti ang inyong ginagawa kung tinutupad nyo ang kautosan binigay ng Diyos na nasasaad sa kasulatan. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Kaya sabi nga dito, mga kapatid, church, do not forget, huwag niyong kakalimutan, ang lahat ay pantay-pantay sa harap ng Diyos. Sabi ng Colossians 3:11, kaya wala nang pagkakaiba ang Griego at ang Hudyo, ang tuli at ang dituli, ang dayuhan at ang mabangis sa tao, ang alipin at ang malaya. Kay Kristo, walang pagkakaiba ang lahat at siya'y sumasa lahat. Treat them equally. No? Hindi dahil sa economic status, but treat them as your brothers and sisters. Kung ano binibigay mong serbisyo sa mayaman, same din sa mga mahihirap. Let us all open our hearts and mind sa katotohanan ito, na tayo rin mismo, baka ang motibo natin sa pagbabahagi ng salita ng Diyos sa tao ay dahil sa economic status. Kasabi nga natin, meron tayong gawain katulad ng gawain sa bonbon, no, mga kapatid. Tunay nga, hindi natin pwedeng asahan ang ibinibigay ng gawain sa bonbon para mas ma-establish ang kanilang gawain doon at makapag-provide sa mga manggagawa. But brothers and sisters, sa kabila ng economic status ng mga kapatid na sa bonbon, we serve them. No? As if, sabi nga natin, pinupuntahan natin, humahayo tayo sa kanila upang sila'y patatagin at palakasin. And expecting nothing in return. So, hindi tayo nag-expect, no? Pero ito ang katotohanan, mga kapatid, hindi pababayaan ng Diyos ang gawain sa bonbon. Sabi nga, inaangat niya na ang kalagayang ekonomiko ng ating mga kapatid sa bonbon. Unti-unti, nararanasan nila ang tagumpay mula sa kahirapan. So, brothers and sisters, hallelujah, if you treated them as your brothers and sisters spiritually, then mararanasan nila unti-unti ang patuloy na pagkilos ng Diyos katulad ng pangako niya both sa mayaman at sa mahirap. Sabi nga natin, nung makaranas ng tagtuyot ang maspate, mayaman at mahirap pumipila sa tubig. Okay? So, sa panahon ng bagyo, mayaman at mahirap ay nakaranas ng tinatawag nating hirap. Okay? Isaiah 58:10. Kung ang nagugutom ay pakakanin ninyo at tutulungan, ang kadiliwang bumabalot sa inyo ay magiging tila liwanag sa katanghalian. Okay? Isaiah 58 verse 10, isa sa naging desisyon ng ating mga kapatid sa bonbon, salip na gamitin sa ibang bagay ang kanilang mga kaloob, ito ay dinesisyonan nila na ibalik sa mga kapatiran sa pamagitan ng mga tulong. Okay? Siyempre, sabi nga natin, kapatid, paano mo may papakita ang pagmamahal mo sa isang kapatid kung alam mo na siya ay dumaranas ng gutom? Paano ka haharap sa Diyos kung alam mong ang kapatid mo ay nangangailangan at ikaw ay may kakayahan para tumulong? So, kapatid, huwag natin pagnasaan ang kayamanan ng mundong ito. Gamitin natin ang kayamanan ng mundong ito para magbigay ng katarungan sa mga mahihirap, sa pagtulong, paggabay sa kanila sa spiritual at maging sa material na pangangailangan nila. Kaya sabi ng verse 10 ng chapter 2, ang tumutupad sa buong kautusan
Ngunit lumalabag sa isa ay lumabag sa lahat. Marahil malayo na ang ating narating. Marami ka nang nagawa. Pero sabi nga natin, kahit marami ka nang nagawa sa Panginoon, kung hindi mo naman natutupad ang kalooban niya, sasabi nga natin, if you have committed to obey the law, you must follow the law. But if you live by faith, kung ikaw ay mamumuhay ng may pananalig, sa tulong ng Diyos, magagawa mo ang lahat ng bagay. Kaya nga katulad na sinabi kahapon sa chapter 1, 26 at 27, ang tunay na pananampalataya, unang-una, mga kapatid, huwag niyong kalilimutan, no? Sabi nga natin, number one, no? Meron itong heart of compassion. Number two, malaya ito sa corruption ng sanlibutang ito. At syempre, ang unang-una, no, ay kontrolado ang dila. Okay? So, three things, no, showing the signs of a true believers. Okay? Kapatid, ulitin ko, hindi bagong utos ang binibigay ni Santiago. Kundi sinasabi ni Santiago, if you are truly a believer of Jesus Christ, do these things. Gawin nyo ang bagay na ito. James chapter 2 verse 10, huwag kang magpakampante na nasusunod mo ang mga ilan sa kalooban ng Diyos. Sundin mo ang lahat at ikaw ay mabubuhay sa liwanag ng ating Panginoong Hesus Kristo. Purihin ang Panginoon, sundin natin to. Isagawa natin ang lahat ng bagay na kalugod-lugod sa Diyos. Amen? So sabi ng James 2:1, huwag kayong magtatangi ng tao.